So ito na yung aking part 2 video regarding dito sa 5 kilowatt off-grid solar power setup ni Colas. So ito ay reaction video or review video, whatever you want to call this. Pero ito ay continuation lamang ng nauna nating video. So recap muna tayo ng mga nakita nating equipment. Meron siyang 14 pieces na solar panels, 450 watts each. Tapos ang gamit niya ay off-grid inverter, 5 kilowatt, maybe 5.5 kilowatt. Hindi ako familiar sa unit at sa brand. Pero I assume na itong inverter niya, ito na rin yung nagsiserve as charger ng battery. So meron siyang 8 pirasong battery at base sa video, inestimate ko yung size or dimension ng battery. The length is approximately 20 inches. So meaning most probably ito ay 200 ampere hours battery na 12 volts. So since 5 kilowatt setup, it should be 48 volt system. So ang possible battery connection ay maaaring 4 series 2 parallel. Diniscuss ko na sa previous video. Ang battery capacity pag kinumpute natin 48 volts times 400 ampere hours is equals to 19.2 kilowatt hour. Since nabanggit ng isa sa engineer doon sa video ni Colas na ang battery ay may lifespan na 3 to 5 years, I assume ito ay isang lead acid battery. Meaning ito ay mayroong 50% depth of discharge, kalahati lamang ng 19.2 kilowatt hours yung pwede nating i-consume. Yung total capacity ng battery ay magiging 9,600 watt hours or 9.6 kilowatt hours. So ngayon naman sa video ito, susubukan nating kalkulahin, i-estimate natin kung magkano ang possible total project cost or kung magkano ang nagastos niya sa ganitong klaseng setup. I-discuss na din natin ang ROI or yung possible return of investment, kailan niya mababawi yung nagastos niya, plus at the same time yung pros and cons ng ganitong klaseng system setup. Kung interesado ka sa topic natin for today, ay ipagpatuloy mo lang ang panonood ng videong ito. So bago natin simulan, gusto ko lang ulit mag-disclaimer. Unang-una, hindi ako expert sa pag-install ng solar panel at hindi rin ako nag-o-offer ng aking service. Ang videong ito ay for educational purpose only. Gusto ko lang magbigay ng additional information, mag-share ng ideas base sa aking own perspective, own opinion, and own experience. So magkakaibang tao, magkakaiba ng pagkakaintindi, magkakaiba ng pananaw. So most probably, ang videong ito ay para dun sa mga interesado or curious regarding sa setup na ganitong klase. Anyway, start na tayo. So 5 kilowatt off-grid system setup. Ibig sabihin ng off-grid, hindi siya nakakonekta kay Meralco or sa kahit na anong electric company. At the same time, meron siyang baterya. Sa umaga, yung 14 na piraso na solar panel niya, yun yung nagsusupply ng electricity para magamit niya sa kanyang mga appliances. At the same time, kapag merong araw, merong solar charging. At yung solar panel niya rin, ito rin yung nagbibigay ng charge para sa battery. Pagsapit ng gabi, wala ng araw. Wala na ring solar power. Yung mga battery, ito na yung magbibigay or magsusupply ng electricity para sa mga household appliances niya. Pwede ding magamit itong mga battery in case na walang solar charging dahil umuulan, bumabagyo, or walang sikat ng araw. So since ito ay off-grid setup, this is the most expensive setup because of the battery. Masasabi kong ito ang pinakamahal na setup. May iba pang mga setup option depende sa location, sa sitwasyon at sa pangangailangan mo. So nakadepende rin yung system setup na mapipili mo sa budget mo. How much are you willing to spend? So para magkaroon tayo ng idea, susubukan natin kalkulahin. I-compute natin, i-estimate natin yung possible total project cost. Magkano ba talaga ang nagastos niya? So since ito ay isang estimate lang, pwedeng makompute natin mas mura ng konti or mas mahal ng konti, approximately lang. So ito yung ating bill of quantities. Ito yung ating mga equipment na kakailanganin. So pipresyohan na natin sila. So magsimula tayo kay solar panel. So alam natin na si solar panel ay 450 watts isa at 14 na piraso yung unit niya. So approximately, sabihin natin ang presyo ng isang solar panel na may 450,000 watts ay 8,000 pesos. So 8,000 times 14 pieces is equals to 112,000 pesos. Solar panel pa lang yan. So pwedeng mas mura sa 8,000, pwedeng mas mababa. Siyempre, pag mas mura, mas mababa yung ating total. So approximate lang, base sa average market price ngayon ay 8,000 pesos. So approximate, yan ang ating total para sa solar panel. Ang next naman natin is yung inverter, 5 kilowatt inverter. So dito magkakatalo, may mga inverter na mas mahal, may inverter na mas mura. Pwedeng nagre-range to sa 30,000 to 80,000 pesos yung 5 kilowatt inverter.
So dito lang tayo sa gitna. Gawin nating 50,000 pesos. So estimate to ha, depende sa brand, depende sa unit, depende sa features ng inverter. So sabihin nating 50,000 pesos. Pwedeng mas mura, pwedeng mas mahal. Next is yung battery. Alam natin na yung battery ay 8 pieces. At sabi ko, approximately, ito ay 12 volts, 200 ampere hours. Nagbase ako dun sa dimension or dun sa length ng baterya. Parang nasa 20 inches yung length ng battery. So, most probably, 200 ampere hours yun. So, sabihin natin 10,000 pesos isang baterya. Actually, mura na tong 10,000 pesos para sa 200 ampere hours. Nagre-range yan 10,000 to 15,000 pesos siguro, approximately, ang isang baterya na 200 ampere hours. So, additionally, meron pang mga ibang mga equipment, wire, circuit breaker, mga protection devices, panel boards, so lahat ng mga accessories sabihin natin. So sa accessories sabihin natin per lot na 30,000 pesos lahat-lahat na yung mga wires, breaker, lahat ng gagamitin para maikonekta yung mga electrical equipment natin. So 30,000 pesos isang lot. Tapos ang next natin yung scaffolding, ito na rin yung nagsilbing foundation, support, bracket, lahat-lahat na para sa solar panel. At the same time yung angle bar enclosure na gagawin nila. So, sabihin natin 20,000 pesos din to. Magagastos nila lahat-lahat para doon sa mga materials na yan. So, itong next natin, mobilization, delivery. Pinag-isa ko nakasama yung manpower, yung labor ng installation. So, usually, kinukompute to, ang pagpipresyo nito is depende sa contractor. So, sabihin natin yung total project cost is 292,000. Pwede nating i-multiply yan. Magagawa lang tayo ng multiplier. So, 45% ng total project cost, yun yung singil ni contractor sa labor, installation, etc. So, magkakaroon tayo ng additional na 131,400. So, depende to. Itong multiplier na to, nakadepende kay contractor. Pwede niyang taasan. Pag tinaasan niya, syempre tataas din yung babayadan mo. Pwede niya ring bigyan ka ng discount, bababa yung babayadan. So, yung total project cost mo, bababa. Pero usually, naglalaro to sa 0.5 or 0.45. So, sabihin natin 0.5. Ito na tayo sa pinakamahal. So, nakakuha tayo ng estimate ang total project cost na 438,000 pesos para sa 5 kilowatt setup upgrade. So, ang nagpamahal talaga dito is yung baterya. Pag wala ang baterya, ang laki ng mababawas. Tignan nyo. 100,000 mahigit yung nawala nung nawala yung baterya natin. So ngayon, ang next naman natin kukumpitin is yung ROI or yung return of investment. Kailan niya mababawi yung kanyang nagastos dito na 438,000 pesos sa ating estimate. So para makompute yan, kailangan natin ng figure. Kailangan magkaroon tayo ng idea kung magkano ba yung monthly bill niya or yung binabayadan niya sa electric company nung hindi pa siya gumagamit ng solar buwan-buwan. So, based dun sa bahay niya, based dun sa load niya, masasabi kong 1,000 to 1,500 pesos ang pwedeng electric bill niya, 1,500. Pero para sa ating computation, tataasan natin. Sabihin na natin, dati nagbabayad siya ng 3,000 pesos buwan-buwan. So, itong 3,000 monthly, kapag minultiply natin sa 12, magkakaroon tayo ng total na 36,000 pesos yearly ang babayadan natin sa electric bill. So para malaman natin kung ilang taon yung return of investment niya or ROI, i-divide lang natin si 438,000 divided by sa 36,000. Yung nagastos niya divided by sa yearly monthly bill niya. So approximately ang return of investment niya ay after 12 years sa ganitong klaseng gastos. Siyempre nakadepende yan dito sa monthly bill niya. Kung yung monthly bill niya dati ay mas mataas, mas mabilis yung kanyang ROI kasi tumaas yung yearly electric bill niya. Pero kung ito ay 1.5 lang dati yung ginagastos niya, yung pinabayadan niya sa electricity, abutin siya ng 24 years bago niya mabawi. So ito ay estimate lang, nakadepende pa rin sa totoong figure. Estimate, pwedeng tama, pwedeng mali. Pero ganito yung pag-compute ng ROI. So 12.17 years, hindi pa dyan natatapos dahil meron tayo ditong battery. At sabi nga, yung inverter, 10 years, gastos ka na naman. Kasi nasisira hanggang 10 years. Most probably. Yung battery, 3 to 5 years. So, kung ito ay 12 years, so sabihin natin every 4 years nagpapalit ka ng baterya, ito ay ita times natin sa 3. Kasi 3 beses ka magpapalit
ng baterya sa loob ng 12 years. So 8 times 3 yung battery. Ibig sabihin, ang battery natin ay 24 na piraso sa loob ng 12 years. So tumaas yung battery, naging 678,000 pesos. At kapag dinivide natin yung total cost dito sa ating ROI kanina, hahaba na naman yung ating return of investment. 18 years na naman. Siyempre, 18 years na yan. Nadagdagan na naman yung battery niya. Hindi pa tayo nakakababay. Magpapalit na naman tayo ng baterya. So, 12 years kanina, 18 years ngayon. So, approximately 6 years yung nakalipas. So, sabihin natin, isang beses nagpalit ulit tayo ng baterya. 24 piraso na yung papalit natin. Magpapalit na naman tayo ng 8 piraso. So, 22 years. Pausog ng pausog ng pausog. Walang katapusan. Dahil nga, meron kang tinatawag na continuous expenses. Ito yung battery. Hindi ko nakukumputin itong pagpapalit natin ng inverter. Sabihin natin matibay yung inverter at hindi nasira. Ayun, at least nagets yun na yung sinasabi natin. Kaya ito ang most expensive setup kasi dahil dito sa battery. So actually, meron naman ibang option. Pwede ka naman gumamit ng battery na mas mahaba yung lifespan. Yung mga tinatawag na life PO4 battery or yung lithium ion. So instead na lead acid batteries yung ating gagamitin, mas maganda yung lithium ion batteries. Ang problema, yung mga lithium ion batteries ay mas mahal compared dito sa mga lead acid batteries. So since mas mahal siya, pero mas makakatipid ka kasi mas mahaba mo siyang gagamitin. Imbis na 3 to 5 years lang, sabi nila, ang claim nila ng mga gumagamit ng lithium ion batteries o yung mga manufacturer, 7 to 10 years ang lifespan ng mga lithium ion. At the same time, maraming nagkalat ng mga fake, mga recondition, mga made in China, low quality na mga life PO4 or lithium ion batteries na hindi rin umabot ng 7 years to 10 years. Actually, sa aking pananaw, hindi pa talaga tayo sigurado kung talaga ba ang 7 years to 10 years yung mga baterya na yan. Kasi yung mga gumagamit niyan, maaring bago pa lang nila ginamit, hindi pa umabot talaga ng 10 years. Recently lang kasi na-develop yung ganyang klaseng technology sa battery. Anyway, kapag ka nag-setup ka ng malaking system tapos off-grid system setup, ang pinopoint out ko since noon nag-start ako ng gumawa ng ganitong klaseng video regarding sa solar panel ay mapapagastos talaga tayo sa baterya. So hanggat maaari, kailangan i-consider natin yung ibang mga option, yung ibang mga setup, system setup para sa solar panel. Huwag lang tayo mag-stick sa off-grid system kasi ito nga yung most expensive setup. So pwedeng mas mura yung ating estimate, pwedeng mas mahal. Pero sabihin na natin plus minus 10% tolerance, 400,000 to 500,000 pesos ang possible na nagastos niya para sa 5 kilowatt off-grid system setup na yan. Ngayon punta na tayo sa pros and cons. Ang pinaka-advantage ng ganitong setup, unang-una dahil ito ay off-grid, wala tayong pakialam sa distribution utility. Wala tayong monthly electric bill na babayadan kay Meralco or kahit na sino pang electric company. Sarili natin yung ating electricity. Ibig sabihin, hanggat merong araw, meron kang solar power, meron kang kuryente, walang blackout. Basta okay yung mga battery mo. At syempre, environment friendly dahil renewable and green energy yung gamit mo. Ang mga cons naman tayo or sa mga disadvantage nitong ganitong setup. Off-grid system, syempre number one, yung battery maintenance. Tapos sa setup nila, although lalagyan nila yan ng enclosure, ito ay outdoor pa rin at malapit sa dagat. So most probably kung hindi maalagaan sa maintenance, hindi mapinturahan, kakalawangin at corrosion talaga ang kalaban dyan. Tapos, ang main concern ko talaga dyan is yung buko, yung coconut tree. Pag bumagyo, wag naman sanang tumama dun sa solar panel. Napakalaking factor talaga ng location ng setup ng ating solar power system. Kung meron namang malapit na poste ng Meralco or sinong electric company, mas maganda kung grid tie setup or hybrid setup na yung gawin mo para mas konti or hindi mo na kailangan ng battery. So, kung gusto mo lang, mayroong back power supply, may maliit ka lang na baterya. So may nakita akong ibang video regarding sa solar power si Kulas. Yung solar power ginamit niya para sa water pump. So gagawa ko ng separate video para sa water pump kasi marami rin nagko-comment, nagtatanong paano setup sa water pump. Susubukan kong mag-share ng aking idea. So ngayon, realization na tayo. Tatanungin ko kayo kung bakit ba kayo magpapakabit ng solar power? Bakit niyo gustong magkaroon ng solar energy?
unang-unang sasagot nyo sa akin dahil syempre para makamura, makatipid at makalibre sa kuryente. Ngayon syempre maghahanap ka ng company or contractor na mag-i-install ng iyong solar power system. Syempre gusto mo mura din yung babayadan mo sa kanila. At sana sa pinakita kong estimate kanina, makita nyo doon kung saan maglalaro yung cost. So pwede kanyang bigyan ng discount doon sa mga equipment at the same time doon sa labor or installation mo. So kapag kamura ang hinahanap natin, most of the time, yung quality ng produkto or service ay natitaken for granted. Mas nangigibabo kasi dyan yung presyo eh. Sabi ko nga sa mga iba kong naunang mga video, ang solar power system na ikakabit mo sa bahay nyo ay depende sa total load consumption mo. Magkakaiba tayo ng bahay, magkakaiba tayo ng load consumption. Siyempre, nakadepende din yan kung kaya ba ng budget mo. Mas malaking system ang gusto mo, mas madaming equipment ang kakailanganin mo. Meaning, mas mahal, mas malaki ang gastos. Susunod natin na dapat isaalang-alang eh yung competition between sa mga solar contractors o solar companies, installers. Siyempre, may competition yan at ang number one deciding factor mo or ikaw, kliyente, eh yung presyo. Kung saan ka makakamura. Saka mo na lang iisipin yung quality. So since mas mura yung singil, dun tayo kumakagat as client, as customer. At dahil nga mas mura, most of the time, ang resulta nito na isasacrifice yung quality ng mga equipments. Pwedeng mas murang solar panel, mas mababa efficiency, mas mura mga wirings, tabawasan yung mga protective device, wag naman sana kasi ito ay for safety. So syempre, kailangan din nating intindihin na yung kumpanya or yung installer should earn money or gain profit. Hindi pwedeng break even lang, libre na yung installation kasi malulugi sila. So syempre, kung gusto mong makatipid, ikaw na lang yung mag-i-install. So wala ka nang babayadan sa labor. Iisipin mo, magkaplano ka, mag-DIY ka na lang or do it yourself para mas malaki yung matipid mo. Ang problema, it's either makatipid ka or mas mapagastos ka pa. Kasi kung wala kang technical experience sa electricity, pwede kang mag-aksidente or worse, makuryente. O kaya naman kung unsafe yung ginawa mong setup, walang proper protection devices, pwedeng masunog ang iyong bahay. So, ang technology ay patuloy na lumalago. Maaaring ang mga sinasabi ko ngayon ay hindi na applicable sa future dahil may mga na-invento na mas high-tech, mas bago. Kaya napaka-importante talaga yung patuloy na pagdagdag ng ating kaalaman or continuous learning. So paano mga kaleki, naway meron kayong napulot kahit konting ideya sa aking mga sinabi or sa aking video na shinare sa inyo today. Kung sa tingin nyo ay meron ako mga nakalimutan banggitin or meron kayong additional idea na gustong i-share, ilagay nyo lang sa comment section, i-type nyo dyan at binabasa ko bawat isa ng mga yan. Thank you very much for watching. Hanggang dito na lang. Hanggang sa muli. Paalam!